Eventually, mamamatay rin talaga yun. However you defend him in the name of, in thy name, journalism. Ang banayad na pananalita ay nagdudulot ng buhay at kalusugan. Samantalang ang pagkakaroon ng matalas na dila ay hindi nakamamatay, ngunit asahan mong nakadudurog ito ng kalooban. Ingatan mo ang bawat salitang nais mong ipahayag dahil maaaring patawarin ka kung nawika mo na, pero hindi na pwedeng makalimutan. Gaano nga ba kalakas ang pagkakaroon ng matalim na salita kung gagamiting sandata sa laban? Mas pipiliin mo pa kayang taglayin ito? Higit sa ano pa mang armas? Kung dito mo matatanaw ang tagumpay? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong isinilang para makibaka sa patalasan ng pag-iisip at pataliman ng mga salita laban sa mga umaastang kalaban ng bayan. Kinilala, inirespeto, kinatakutan, ngunit sa paraang ito rin siya nakatagpo ng kaaway na aayon sa paraang gusto niyang laban. Gaano ka nga ba tatagal sa laban ng ikaw mismo ang nagsimula? Ang kwento ni Jun Poras Pala, spokesman ng Alsa Masa, at ang kanyang kapalaran sa kamay ni Mayor Duterte. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekenimin, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jun Pajadora Pala Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Jun Pala. Siya ay isinilang noong 17 ng Hulyo taong 1954. Siya ay tubo at lumaki sa Igpit, 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Nag-aral siya sa Holy Cross of Digos sa kursong BS Commerce, Major in Marketing at Journalism. Pagka-graduate niya, nakilala si Jun Pala bilang isang radio journalist at commentator. At sa simula pa lang, ay nakilala na siya sa pagiging matalim ang dila at walang haba sa pagbirada sa mga iniisip niyang kalaban ng bayan. Mga tiwaling politiko at opisyal ang kanyang kalimitang tinitira. Walang sinasanto si Jun Pala kahit ang mga kapatid niya sa larangan na mga kapwa niya din journalist na nakikipagkompetensya sa pag-scoop ng mga maiinit na balita ay hindi nakakaligtas sa pagbirada niya alang-alang sa pamamayagpag ng kanilang istasyong kinabibilangan. Naging loyalista siya ng Pangulong Marcos noong kanyang kapanahunan, kung saan binakbakan nito ng husto ang mga kumakalaban sa gobyerno, partikular na ang mga rebelding NPA at komunista. Pagpasok ng dekada 80, lalo pang namayagpag ang matapang na komentarista sa kanyang programa sa radyo. Taong 1984 nang binuo ni Barangay Captain Wilfredo Baby Aquino ng Agdaw sa Davao City ang vigilante group na Alsa Masa. Isa itong armadong grupo na nakipaglaban sa mga rebeldeng komunista sa rehiyon ng Davao. Pero ito po ay saklaw na ng hiwalay na kwento, kaya't di na natin idedetalye pa dito. Buwan ng Enero taong 1987, nang salakayin ng mga rebeldeng NPA ang iba pang mga istasyon ng radyo na kumakalaban sa kanila. Bagamat binabakbakan din ni Pala ang iba pang mga journalist, mga kapatid pa rin niya ito sa larangan. At ang pagsalakay sa mga himpilan ng radyo ay malinaw na pagpapatahimik sa mga nagnanais kumalaban sa mga rebeldeng NPA. Hindi nagpatinag si Jun Pala sa mga pangyayaring iyon, at kinabukasan mismo pagkatapos ng madugong pag-atake, gamit ang kanyang programa sa radyo, nagdeklara siya ng gera laban sa mga rebeldeng NPA. Sumapi siya sa Alsa Masa at naging spokesman ng bigilanteng grupo na ito, kung saan ginamit niya ang kanyang kakaibang galing sa psychological warfare, bukod pa sa walang habas na pananalita nito sa ere. Sinawalat niya ang mga kabulukan sa loob ng kilusan, hinamon ang mga kalaban, umaatake ng mga salitang nakakasira ng loob sa mga nakakarinig na kalaban.
At ang lahat ng ito ay regular niyang ibinobroadcast sa kanyang programa na naririnig ng mga tao sa buong kapuluan na siyang dahilan ng mabilis na pagkalat ng pangalang Jun Pala. Samantalang sa kabila nito, daan-daang mga death threat naman ang kanyang natatanggap araw-araw din, hindi lang sa mga NPA kundi maging sa iba pang personalidad na tinitira niya. Naging subject siya ng liquidation group ng mga NPA at nungunguna sa listahan ng kanilang hit list. Ngunit napakataas ng survival instinct ni Jun Pala at palagi niyang binabanggit sa kanyang programa na meron siyang tatlong high-powered machine gun sa kanyang tabihan habang nagbo-broadcast ng live. Dahilan para hindi siya basta-basta masalakay ng mga kalaban sa istasyon. Ngunit ang totoo, isa lamang lumang World War II Garand Rifle ang meron siya. Napakakisig na sana ng pagkatao ni Jun Pala dahil talaga namang wala siyang sinasanto sa pagbirada at nakahandang lumaban ng sabayan. Kaya nga lang, ang lahat ng sobra ay masama at di mo kailangan ang basta lang matapang sa labanan. Huling bahagi ng taon ng 1987, hindi rin nakaligtas sa malulutong na pananalita ni Jun Pala si Nanay Soling na ina ng noon ay OIC Vice Mayor ng Davao na si Vice Mayor Rodrigo Duterte. Masasakit at matatalim na pahayag ang inabot ni Nanay Soling mula kay Jun Pala. Bagay na hinding-hindi mapapalampas ni Vice Mayor Duterte dahil aniya, "Lapastanganin mo na ako, wag lang ang nanay ko." Sa pagkakataong ito, tila ata nakahanap ng katapat si Jun Pala kung palutungan lang din ng salita at pagmumura ang labanan. Ang pagkakaiba nga lang, si Vice Mayor Duterte ay hindi nakukontento sa basta pagbirada lang sa kalaban. Daladala niya ang bola niya kahit anong oras. Nang nakarating sa kanya ang balita sa paglapastangan kay Nanay Soling, agad niya itong sinugod daladala ang isang shotgun at revolver na nakasukbit sa bewang. Sa sobrang galit, nakapagwika siya ng ganito, "Wala akong pakialam kahit bumagsak ako sa munti. Mapatay ko lang siya. Ni hindi man lang niya inirespeto kahit ang aking sariling ina." Alas 8 na ng gabi na makarating siya sa Apo View Hotel na kinaroroonan ni Jun Pala at napapaligiran ito ng mga bodyguard. At nang babakbakan na sila ng Vice Mayor, siya namang pag-alis ni Jun Pala sa lugar para umiwas. At sakto namang pagdating din ng iba pang mga politiko na kaibigan ni Vice Mayor Duterte. Binati nila ito at kinumusta dahilan para mawala ang atensyon niya kay Jun Pala. Kaya't nang sumunod na araw, pinayuhan na lang si Jun Pala ng kanyang mga kaibigan na bawiin na lang niya ang kanyang mga sinabi kay Nanay Soling at humingi na lang ng tawad sa pamilya ni Vice Mayor Duterte para maging maayos na ang lahat at makapamuhay na muli sila ng normal. Pero napakataas na rin ang ihi ni Jun Pala at wala sa bokabularyo niya ang magpakababa. Hindi pa man nagtatagal ang pangyayaring iyon, ilang grupo na naman ng mga NPA ang umatake ng sabayan sa ilang istasyon ng radyo at ang target nila ay si Jun Pala pa rin na maswerte namang wala siya sa mga istasyong inatake. Ikinasawi ito ng maraming individual kasama na si Leo Palo na isa ring anchorman na minsan na ring nakatambal ni Jun Pala sa programang Palo Pala na kung saan magkasama pa rin nilang binabatikos ang mga rebeldeng NPA. Sa pag-ataking iyon, si Vice Mayor Duterte pa rin kasama si Police Major Ernesto Makasait ang siyang rumisponde sa lugar. Pagsapit ng Enero taong 1988, naganap ang local elections at tatlo ang naging magkakalaban sa pagka-mayor sa Davao. Ang una ay ang OIC Mayor Sap Respicio, ang ikalawa ay ang OIC Vice Mayor Rodrigo Duterte at ang pangatlo ay ang komentaristang si Jun Pala na kasama si Edmond Pamintuan alias Commander Lahi na isa namang rebel returnee bilang kanyang Vice Mayor. Sa halalang ito, nanalo at tinanghal na bagong mayor si Rodrigo Duterte. Pero ilang buwan pa lang sa posisyon, muling sinubukan ni Jun Pala ang pasensya ni Mayor Duterte matapos nitong batikusin kagad ang bagong mayor dahil sa pagdemolish nito sa mga sidewalk vendor na ilegal na nagtitinda sa lugar bilang bahagi ng kanyang reforma sa Davao. Nang maibulong kay Mayor Duterte ng isa ring reporter ang ginawang pagbanat ni Jun Pala sa kanyang programa,
muling nagpanting ang tenga nito sa galit sa mabangis na komentarista. Muli siyang sinugod ni Mayor Duterte sa istasyon na kanyang kinaroroonan. Pero muli naman itong nagtago sa pwesto pa ng transmission lines kung saan hindi siya pwedeng ratratin at bakbakan. Sa madaling salita, muling umiwas sa laban sa Junpala at hanggang pagbatikos na lang siya palagi sa kanyang programa sa radyo. Mula noon, tumigil na siya sa pagbatikos kay Mayor Duterte. Kumalas na rin siya sa Alsamasa at nagtatag ng bagong grupo na tinawag namang Contraforce na isa ring anti-communist vigilante group na ang pinaka-operasyon naman ay ang pagpapalaganap ng propaganda laban sa mga NPA na lalo pang ikinagalit nila kay Junpala. Napakarami na ng kaaway na nabuo ni Junpala alang-alang sa kanyang mga ipinaglalaban, kaya't para sa kanila, paunahan na lang kung sino ang makakapagpatahimik sa mabangis na komentaristang ito. Pero ang kontraporce na ito ni Junpala ay hindi na rin nagtagal dahil sa kakulangan ng mga pinuno na mag-oorganisa sa kanilang operasyon. Bangkarote kaagad ito at naubusan ng pondo para magpatuloy pa. Pagkalipas pa ng halos isang taon matapos tumahimik si Junpala sa pagbirada kay Mayor Duterte, ang mayor na mismo ang nag-abot ng kanyang kamay para sa ikauunlad ng Davao. Siya na ang nakipagbati kay Junpala na kahit natatakot humarap sa mayor para makipag-usap, napalagay na rin ang loob niya matapos bigyan ni Mayor Duterte ng 50,000 piso ang pamunuan ng Contraforce para makapag-operasyon muli ito bilang pagpapakita niya ng sinseridad sa inaalok na pagkakasundo. Nagkabati nga ang dalawang ito at naging mabuting magkaibigan pa. Kaya nga lang, ang pondong ibinigay ay hindi na rin nagtagal dahil sa mismanagement ng mga pinuno at di na nila nalaman kung saan-saan pa napunta ang pera. Kasabay ng pagkakasundo nilang iyon, pagpasok ng dekada 90, nabuo rin ang National Alliance for Democracy o NAD kung saan naman naganap ang malawakang counterinsurgency program sa bansa. Epektibo ang kanilang naging lecture sa mga pamayanan, paaralan at mga barangay kung saan naman mabilis na ubos ang bilang ng mga rebeldeng NPA hanggang sa halos wala nang natitira sa kanila sa rehiyon ng Davao. Hanggang ideklara ni Pangulong Ramos noong 1992 na tapos na ang problema sa insurgency sa bansa. Samantalang naging malapit na magkaibigan naman sina Mayor Duterte at Junpala na tumagal lang isang dekada. Dumating pa ito sa puntong si Junpala na mismo ang naging paboritong reporter ni Mayor Duterte. At bukod sa mga tulong pinansyal na natatanggap ni Junpala mula sa mayor, sinuportahan niya din ito noong taong 1995 election matapos niyang maghangad sa posisyon ng pagiging congressman ng 2nd District ng Davao City. Ngunit hindi na naman pinalad. Muling natalo sa election si Junpala laban kay Congressman Nonoy Garcia. Pero dahil nakita ni Mayor Duterte ang kagustuhan ni Junpala na magkaroon ng posisyon, taong 1998 elections, ikatlong termino na niya ito at kailangan na niyang bitawan ang Davao dahil di na pwede ang ika-apat. Ipinagkatiwala na lang ng Mayor Duterte ang Davao sa kanyang vice mayor at isinama si Junpala sa tiket nito bilang konsehal. Bukod dito, binigyan pa niya ito ng 4 na pulis na bodyguard dahil alam niyang maraming nagbabanta sa buhay nito. Gamit ang malakas na impluensya ng Mayor Duterte, nanalo silang lahat at si Junpala ay naging si Konsehal Junpala na. Samantalang ang mayor naman ay tumakbo at nanalong bagong congressman nila sa unang distrito ng Davao. Kahit konsehal na si Junpala, hindi pa rin niya itinigil ang programa sa radyo na isumbong mo kay Pala bilang isang malupit na komentarista. Nagpatuloy siya sa pagbatiko sa mga politiko at walang haba sa pananalita mula sa matalas na dila kahit na walang matibay na basehan. Dito niya naman hinarap ang sunod-sunod na kaso ng libelo mula sa mga binabatikos na personalidad at maging si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay hindi na rin nakaligtas sa pilantik ng dila ni Junpala. Dito siya nadali ng kanyang mga kalaban matapos siyang masuspindi ng 6 na buwan sa kanyang programa at pagkatapos ng suspension ay tuluyan ang itinuloy habang buhay ang pagpapatahimik sa kanyang programa sa radyo. Ibinan na siya ng Association of Broadcaster in the Philippines na makapag-broadcast pang muli
dahil sa walang habas na pagmumura nito sa ere at kung ano-ano pang mga foul language na hindi na makontrol ang lumalabas sa bibig niya. Pero kalaunan, dahil naimpluwensyahan na rin siya ng mga politiko, may lumakad sa kanyang kaso hanggang sa matanggal ang pagkakaban sa kanya at makabalik muli sa pagiging komentarista sa radyo. Pero ang pagbabalik na ito ni John Pala ang siyang nagpabago ng kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, si Paulo Duterte naman na anak ni Congressman Duterte ang tinira niya matapos nitong mapabalitang nakipagtalo ang batang Duterte sa isang security guard. Iniere ka agad ni John Pala at hinatulan sa kanyang mga komento si Paulo nang hindi man lang kinukuha ang panig nito kung ano ba talaga ang totoong nangyari. At isa pa, alam ni Paulo kung gaano kalapit si John Pala sa kanyang tatay at umaasa siyang pupuntahan siya nito upang linawin ang lahat. Ganon din si Congressman Duterte, siya na ang lumapit kay John Pala para kumbinsihing mag-usap sila ng kanyang anak na si Paulo. Maraming beses nilang hinintay ang pagkakataong iyon at maraming beses din siyang pinuntahan ni Paulo sa kanyang opisina. Ngunit isnab lang ang inabot ng mag-aman Duterte sa lahat ng pagkumbinsing iyon. Dito na napagtanto ni Congressman Duterte na parang meron ng ibang nangyayari at tila ata meron na siyang ibang motibo sa kanyang pagbanat. Ilang araw pa ang lumipas, may nakapagbulong na naman sa congressman na muling umere si John Pala at sinabing ang mga Duterte daw ay mapang-abuso sa kapangyarihan sa totoong buhay. At ang pinakabantog na aligasyon na si Congressman Duterte daw ang responsable sa sunod-sunod na patayan sa Davao at ito yung panahon na namayagpag ang sinasabi nilang vigilante group na Davao Death Squad o DDS. Sa sobrang galit, tumawag kaagad si Congressman Duterte sa estasyon at gustong makausap si Pala dahil sa bigat ng kanyang mga pahayag. Ito ay sa kabila ng on the way na rin siya sa lugar na kinaroroonan ni Pala upang sugudin muli ang komentarista. Pagtawag niya sa telepono, ibang tao ang nakasagot at nagwika ang congressman ng ganito. Sabihin mo kay Pala na pumunta siya sa aking bahay at humingi ng tawad. Yun lang ang tanging paraan na kailangan niyang gawin. Lumuhod siya sa harapan ko at ng mga media at kapag nakaluhod na siya, susupalpalan ko siya ng maraming pera sa bibig at pagkatapos ay patatawarin ko na siya. Nasabi ito ni Congressman Duterte dahil ayon pa din mismo sa ibang mga reporter na nagbulong sa kanya, inamin na rin mismo ni John Pala sa kanila na siya raw ay tumatanggap ng pera mula sa kanyang mga kaibigan sa politika para dagdagan o bawasan ang kanyang ginagawang pagbanat sa sinumang tao na nais niyang tirahin sa kanyang programa. Marami pang gustong sabihin si Congressman Duterte sa telepono, ngunit naputol ang signal nang mapadaan sila sa liblib na bahagi. Ngunit nang muli siyang tumawag, si John Pala na mismo ang nakasagot. Wala nang makapagsabi ng napag-usapan nilang dalawa dahil lumayo ito sa karamihan at nakita na lang siya ng kanyang mga kasama na mangiyak-ngiyak at nanginginig na sumagot sa telepono. Palatandaan na binakbakan ito ni Congressman Duterte habang patuloy sa pagtanggi sa akusasyon at nakapagwika na lang ng "Intriga lang ho yung congressman." Pagkatapos ng pag-uusap nila, tinanong kaagad ni John Pala ang mga tao doon, lalo na ang kanyang mga bodyguard, ng "Kaya niyo ba akong protektahan pag dumating na si congressman?" Pero lahat sila ay sabayang sumagot na "Hindi ka namin may pagtatanggol laban sa kanya dahil siya nagbalik sa amin sa pwesto at nagbigay ng kabuhayan sa aming mga pamilya." Ito yung mga taong ibinigay ni Congressman Duterte upang maging bodyguard ni John Pala noong mga panahong mabuting kaibigan pa ang turing niya dito. Alam niyang marami ang nagtatangka sa buhay ng controversial na reporter, kaya't binigyan niya ng mga magbabantay sa kanya. Dahil hindi nila may pagtatanggol sa John Pala sa pagkakataong iyon, pinayuhan na lang nila ito na humingi na lang ng tawad pag dumating ang congressman o tumakas na lang siya at huwag nang babalik pa sa bayan nila. Ilang sandali pa ay may huminto ng ang sasakyan sa labas ng kinaroroonan nila. At mula dito, mag-isa lang si Congressman Duterte na lumabas at wala siyang kasama, maliban sa isang kaibigan. At mula sa kinatatayuan, sumigaw siya ng napakalakas sa galit. "Pala, lumabas ka dyan."
Nagsisigaw ito nang nagsisigaw hanggang sa mabulabog na pati ang mga aso sa paligid. At pilit nitong pinapalabas si Junpala na noong mga sandaling iyon ay umiska po na pala sa likuran ng istasyon. Sa patuloy na pag-eskandalo, marami ang natakot sa paligid at natigil lang ang lahat matapos may dumating na mga pulis sa pamumuno ni Captain Aynin na siyang nagpakalma sa galit ng congressman. Wala nang matakbuhan ng tulong si Junpala simula ng mga oras na yun at dahil na rin sa pagkadesperado na makahanap ng kakamping kukup-kup sa kanya, taong 2001 elections, kahit na hindi siya kaalyado, kumampi si Junpala at tumakbo bilang vice mayor ni Mayor De Guzman. Ngunit sa kamalasan, natalo na naman ang kanilang tambalan laban sa Pilar Braga. Dito na tuluyang nawalan ng koneksyon si Junpala. Nagsikap siyang bumalik sa pagiging komentarista sa radyo, pero yun ay sa sarili na niyang laban dahil wala nang may gustong makinabang sa kanya. Kalabing apat ng Hunyo taong 2001 pa rin, habang si Junpala ay nakasakay sa taksi pauwi sa bahay, pinaulanan siya ng bala ng di nakikilalang kaaway. Dito tinamaan siya sa liig at sa iba pang bahagi ng katawan, ngunit himalang nakaligtas. Ito ang unang pagtatangka sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-ambush dahil yung mga nauna ay mga death threat lamang at hindi naman siya palaging natsyechempuhan ng mga NPA kapag sumasalakay sa mga istasyon ng radyo. Ganon din mula kay Mayor Duterte, palagi niyang natatakasan ito at sa iba pang nalikha niyang kaaway. Hindi nagpatinag si Junpala at nagpatuloy siya sa kanyang pagbanat sa radyo at lalo pa siyang naging mapangahas dahil sa pagkakataong ito, idinamay na rin niya pati ang mga kaibigan niya na hindi tumulong sa kanyang mga pagbanat. Nasabi pa niyang, "Nasaan kayo kung kailan kailangan ko kayo sa panahon ng krisis ng aking buhay?" Ika-29 ng Abril taong 2003, 2 taon pagkatapos ng naunang pag-ambush, muli siyang niratrat at muli ay himalang nakaligtas. Ayon mismo sa asawa niya na si Luis, di na mabilang ang death threat na natatanggap ng kanyang asawa na si Junpala. Ito na rin ang nagudyok sa komentarista na sa bahay na lang niya gawin ang kanyang mga programa para na rin sa kanyang seguridad kaysa lalabas pa siya sa lansangan. Ika-6 ng Setyembre ng gabi taong 2003 pa rin, 5 buwan pagkatapos ng 2 pag-ambush, habang naglalakad si Junpala kasama ang kapatid at ang kanyang 2 bodyguard sa isang subdivision sa Panakan, natake sila ng mga riding in tandem kung saan ang target ay si Junpala pa rin. Dito sugatan ang kanyang kapatid at mga bodyguard habang nakikipagbarilan. Ngunit ang pinakamasaklap na pangyayari, 9 bala sa ulo at sa dibdib ang bumaon sa kanya at bumulagta kaagad si Junpala ng mga sandaling iyon at nagwakas ang kanyang kasaysayan sa pinakamalagim na paraan. Sa dami ng gustong pumatay sa kanya, natural lang na makakasama si Mayor Duterte at ito na nga ang ginamit ng kanyang mga kalaban sa politika para pabagsakin siya matapos niyang manalo noong 2016 presidential elections. Ngunit simple lang ang naging pahayag ng Pangulo. Si Junpala ay extortionist at may kasong rape pa yan. Eventually, mamamatay din yan. Pero pilit mo siyang dinidepensahan sa ngalan ng journalismo at malayang pamamahayag. Kung ako man ang gagawa nun, matagal na sana siyang namatay. Nanalo akong mayor sa loob ng mahabang panahon dahil pinasikat niya ang pangalan ko. At alam ng mga tao sa Davao na hindi ako yung tipo ng tao na mag-uutos para patayin ang sinuman. Dahil ako mismo ang gumagawa at alam nila kung gaano'ng karaming beses ko hinamon si Junpala ng barilan sa laban. Inamin din ng Pangulo na kilala niya kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Pala, ngunit nang itanong ng mga reporter kung gagamitin ba niya ang kanyang bagong posisyon para hulihin ang taong iyon, ang naisagot na lang niya ay, "Sayang lang ang oras ko." Dagdag pa ng Pangulo na hindi porket nasa media ka ay hindi ka na subject ng assassination dahil hindi ka maililigtas nun kung meron ka talagang ginagawang mali. Ang mga corrupt na journalist ay nararapat lang na mamatay. Si Junpala ay pumanaw sa edad na 49 anyos lamang
at ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Buhangin Memorial Cemetery. Pero ang pinakamasaklap pa dito, hindi na nga niya nakuha ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Patuloy pa siyang nagagamit sa mga usaping politikal magpasa hanggang ngayon. Ang banayad na pananalita ay nagdudulot ng buhay at kalusugan. Samantalang ang pagkakaroon ng matalas na dila ay hindi nakamamatay, ngunit asahan mong makadudurog ito ng kalooban. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang naimpluwensyahan ng iba sa mga bagay na nais mong ipahayag? Paano ito sumasalamin sa iyong pagkatao? Umaani ka ba ng respeto? O lumilikha ng kaaway? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Useless exercise. Palabas ay criminal. True and true. Extortion lahat.